Uma pessoa me conta que mais achou? 6-1 e 5-1. Importante me contar sa sayo kasi lagi kanya matawagan sa messenger. Buti ka pa, sinusumusuma mo na yung pera mo ako. Kailangan ko ngayon ako. Kailangan ng allowance ng anak ko sa examen sa Jinsan. 3 days sila doon. Nakabili ka na? Hindi na isukat. Okay lang ba kahit hindi na isukat ka siya ba? Oh, maganda yung malaki. Yung ano, salot. Swak na swak talaga siya pag na na-tight na siya. Pag nasuot mo siya. Yung sa akin, yung panty na binili sa akin, hindi ko pa nasuot. Nandito, nilagay ko na lang sa bag. Nilagay ko sa bag kasi yan ang baon ko rin. Marami na. Yung 6, marami na yan. Ako rin sa dalawa kong anak na lalaki, yun naman na ang iniisip ko yung pinapabili sa akin, relo. Eh, yung pinapaayos mong bahay, ano yun? Tuloy mo ba yun or hindi? Tapos kukuha ka pa ng housing. Ano ba talaga, saan ba talaga unahin mo? Magpapatay ka ng bahay mo o kukuha ka ng housing mo? Doble sakit ulo mo niyan. Ha? Akala ko housing ng bahay mo kasi doble sakit ulo mo niyan. In case pala ang cover. Sa akin ang kailangan kong charger sa aking Real na CY21. Kasi yung naalala ko, may bago akong charger sa original kong pagbili ko nito, iniwan ko doon sa lula, sa kabila, sa bahay, sa kabila. Tapos nang 1 week na hindi kami nakapunta doon, bumili na lang ako dito sa aming shop. Para kaliwat kanan, meron akong iniwan doon na charger sa ground floor. At saka meron din ako dito sa kwarto ko. Pagdating ko doon, wala na yung charger ko doon. Iwan ko nga ba? Original pa naman yun, nakakainis ah. Sa ano? Sa pagsundo sa'yo? Sa pagsundo pa lang, 3,000 na, Diyos ko. Grabe naman yun eh, mahal naman, sundo lang. Sino ba yung nirerentahan mo na yan? Diyos ko. Ah, sasama-sama ba lahat ng mga anak mo? Hindi po ka. Oo, nagsawa ka na sa manok dito. Para ako din. Kainin nyo yan, kayo kumain dyan. Nagsawa na ko araw-araw. Ayan, ubo mo na yan. Itapo na yung mga pusa mo na yan. Parang ako din na unang sa hika kung pusa ang maamoy talaga lahat dito sa kwarto ko. Yung number, natawagan ko na na butit.
Oh, sige, sandali. Wait, pasit ng ano mga para sa Miyerkules? Webes. Ha? Meron ka na? Oh, steady na yan ha. Oh. Pasa mo sa akin yung Webes mo para bukas maaga ako magpasa like na like pare katulad ng Monday. Tuesday maaga kaya bilis ko maggawa ng PA pag maaga. Iba pakiramdam ko, masakit lang munan ko, tsaka nilalagnat ako. At saka yung sa right side ng mata ko, pag may lagnat ako, masakit yung mata ko, lumuluha. Ganito pag parating yung aking bisita first week, sumasantik. Ayan, yung boses ko, nagsasara na, ay nako. Ha? Kwenta-kwenta ka na dyan. Buti ka pa, no? May naiwan ka pang natirang kwenta-kwenta ka dyan. Sa peso. Putar. Oh, wow. Pila? Yung dinar? Ang laki ba? Buti ka, naka 500 dinar ka na dyan. Wala pa yung allowance. Wala pa yung mga bigay-bigay bago uuwi. Nakabuo ka na ng 500 na advance na binigay ng amo sa iyo yung sahod mo pati allowance. So Iwan ko sabi ng aking aswang, meron daw klase Miyerkules. Graduate naman yung bunso ko. Iwan ko may klase daw ulit. Hindi ko nga maintindihan. Baka ano lang yun siguro yung tawag ba yun? Tawag ba yun? Sa kung sa atin na vacation week lang, 1 month sa kanilang Christmas. Kumbaga sa Ramadan. Bukas. Bukas na. Bukas na. Ito, kausap ko yung anak ko. Sabi, kailangan yung allowance at saka yung pagkain nila doon. Sabi ko, sabi ko mag-iram ako kay Aswang, sabi ko. Para bago mag ano, bago mag Friday, kailangan dapat ko may pera ako ngayon. Ngayon ko na yung papadala agad para hindi sa may stress kasi para bilang na lahat kumpleto na siya kasi nagre-ready na yun siya sa mga gamit niya. Ipoga. Tagal mo, ilang, biruin mo, ilang taon. Nagamit nila yung palayan na yun na Diyos ko naman. Grabe yung privacy.
Mayaman pala to kaibigan ko. Malapad pala yung palayan mo. Oo. Doon mag-umpisa, pag makauwi na kayo lahat doon, maraming hanapan trabaho, ah, kahit saan ka. Basta may lupa ka lang. May tirahan kayo, buti nga kayo, may mga tirahan kayo dyan. Kahit bahay kubo, at least malapad yung ano mo. Malapad yung palayan mo, malapad yung lot mo. Madali lang yung tayuan ng bahay pag may makachimpo na. Maganda nga, maganda din yung bahay kubo lang kasi malamig siya at saka hindi magulo. Walang maraming magpatayo ka ng bahay yung maliit lang, hindi magastos. Tama lang, may tirahan kayo.